Good morning mga ka-birds. Welcome to my busy kitchen area. It's raining now. Medyo malakas po. So magluluto tayo ng pansit para may merienda. Ito. Ako ang style ko, nilalagyan ko, inaano ko siya sa tubig. Meron dapat siyang water para malambot. So para tipid sa gas. Natin yung ibang tubig para hindi naman lumabsa. Yung iba po, hindi na nila binabasa kasi diretso na siya sa kalan or ano, sa kawali o sa talyase. So, ang ingredients po natin, pinapakuluan na natin yung sahog, combination of pork and chicken. And then, meron tayong repolyo, celery, carrots, onions, and garlic. Ito lalagyan natin ng ganito para malasa. Tapos, toyo. Diyan lang kayo, hindi naman kayo nababasa. Yan. Si Itim po, meron siyang partner ngayon. Dito na kumakain. Sige na nga. Lagi-lagi na sila dito siya. So, ito muna. Ginagawa ko po dito dahil meron siyang titignan natin kung mabubuhay. Tinatanim ko yan. Meron akong isang buhay doon. Meron ang nabuhay. Ayoko nang masyadong madami. Kasi, baka magkuhan yung nag-iibay lasa. So, kukundian lang natin. Kasi, plano ko mag-sopas naman. Pag malamig po, pag umuulan, masarap mag-sopas. Pugasan na natin. How's your day going? Ngayon po ay Tuesday sa Pilipinas at ang oras po ay 8:03 a.m. and the date is July 23, 2024. Happy birthday po sa mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan ngayong araw. Oh, nice. Kakakain na po ng dalawang pusa ng dalawang beses na. Madalas nilang kumain. Kasi si Itim po, mas gusto niya yung pagkain ng tao kaysa sa pellet. Ang video po natin ngayon ay mahaba. Ang
ang aking puso po ay nalungkot. Kasi nakapanood po ako ng video about dun sa shooting na nangyari kay ex-president Donald Trump. Nalungkot po ako para dun sa bata. Siya daw po ay nabubuli. At ang parents niya ay hindi masyadong nakikipag-usap sa mga neighbors. Nalulungkot po ako kasi nakita ko din yung video na binubuli siya. Siya daw po ay binubuli dahil sa kanyang the way na nagsusuot siya ng kanyang damit. Sayang po, no? 20-year-old. Tapos matalino naman. Magaling naman yung bata. Kasi alam niyo po kung bakit natatouch ako sa mga ganun yung mga sa bullying. Kasi yung anak kong lalaki, my son, he experienced to be bullied. And you know what? Ang laki po nung bully sa kanya. Malaki daw po yung katawan. Sabi ko nga sa kanya, di isumbong mo sa teacher mo pag bumuli ka. Ay sinusumbong naman daw po. Siyempre, yung teacher siguro nagsasawa na rin ng sumbungan. So, minsan, hindi na niya priority yung tatanungin yung nambubuli o yung binubuli and then itatawag yung mga parents. So, paano nga? How to stop bullying? Sa school. Ang hirap po kaya, yung iba po nabubuli, nagkakatroma na sila, hindi na nag-aaral. At minsan po, hindi lang po ang estudyante ang nabubuli, even the teachers. Meron po akong pamangkin, hindi na nag-aaral. Nadala na, at meron din po siyang naging, meron din po akong kapitbahay na nabuli, hindi na po mga nag-aaral. Thanks God, yung pamangkin ko na nabuli ngayon ay maganda naman po ang work sa hospital. At hindi po siya nakapag high school at hindi rin siya nakapag-college. Ano po siya, nakaduty siya sa hospital. Buti na lang po, gwapo yun at patangkad yung aking pamangkin. Siguro yung ano niya, saka yung pagiging masipag niya, masikap niya. Yun ang naging pasaporte niya. Sa mga parents naman po, tingnan niyo po yung anak niya, how, kung paano sila. Alamin natin, bakit ang bubuli yung anak natin? Baka kasi tinuturang sila ng love, ng disiplina, ng panahon. Kaya yung mga pagkukulang na yun, natadala nila sa pagiging bully nila. Na-touch po ako talaga dun sa 20-year-old. Ang dami pa niya sana ng mga pangarap niya. Gagawin sa buhay niya. Ang tanong ko, paano siya napapayag? O paano niya siya nag-decide na ganun? Na alam niya mga nganib ang buhay niya. Sabagi parang ang sabi, loner nga daw po, ano? So, yung parang baka may hate sa puso niya. Interesado po ako sa mga ganyang bagay. Paano nila nagagawa yung mga ganyang bagay? At the age of 20, parang dapat i-enjoy mo pa yung buhay mo bilang bata. Don't you worry po, madaling naman mag-let go. Kasi na,
wala naman tayong control sa mga bagay na ito. President Donald Trump naman po is I wish him well and sana po sumanig sa kanya ang kabutihan para maging leader ng bansang Amerika. Suko po na maging maayos ang Amerika dahil marami din po mga Pinoy dyan. At ang mga Pinoy po na yun ay ang tumutupad ng mga pangarap ng bawat Pilipino. Sila po ay family-oriented ang mga Pinoy. So, talaga pong mga ano po kami sa pera. We want to earn money for not for ourselves, but also for the whole family. Kahit pa nga mga pinsan-pinsan po namin. Kahit yung mga second ano na namin. Basta po, gusto namin tumulong sa pamilya. Comment nga po sa akin dati, bakit daw ang mga Pinoy galit sa pera? Ang sagot ko po, because we want to help our family. Mahirap naman po talaga, mas marami pong mahirap sa Pilipinas. If not only in the Philippines, maybe around the globe, yung iba po hindi lang talaga exposed. Lalo po ngayong globally naman talaga yung ano natin, yung mga nararanasan. We are all on this together. Marami pong nalinig, politics is very dirty. The game of politics. Ito, yung ano, gusto ko po nag-iiwan ng cabbage. Kasi yung sounds niya, ganyan. So, yung bullying, nakakapag-ano po yan, nakakapag-contribute kung paano ka maging. Kaya dapat po matatag ka. Matatag ang isang tao. I was being bullied also. Pero iba-ibang klase nga yan. Pero kasi po, kahit naman nung elementary matapang ako. I remember yung nung elementary, meron sa akin nagbubuli noon about sa gardening. Yan yung natandaan ko. Pinubuli niya ako, sinihira niya yung garden na tanong namin. Siyempre, tataasan po ng marka yan pag maganda yung garden mo. Ay, naku po, hindi po ako nagtatalo sa kanya. Kahit lalaki pa siya. Pero kasi dumadating naman po sa punto na talagang ganon, mga bata. Hindi pa awaken, hindi pa na-enlighten. Hindi pa aware sa buhay.
Pero ngayon naman po may ano kami, okay naman kami. Wait po, I'm calling, my sister is calling. Bye for now. Kailangan halong-haluko para mag-even yung gulay. Medyo konti lang pala nalagay kong gulay. Kasi akala ko madami. Nagtira pa tayo ng ganito. Pwede pang magluto ng sopas. Or ng macaroni soup. So, pamaya-maya lang po luto na yan. Food is not just a sustenance, but brings people together. Godspeed. Have a great life. Have a good life.